Hello? Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast ang tambalan. Yay! Yay! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Ang kwento po natin ngayon ay kwento ng kababalaghan. Kababalaghan. Kasi parang may taglay na may samang kukulam. Itong mother-in-law Nako. Ng tambalanista nating sumulat. Oy, horror talaga to. Mukhang horror story to. Horror nga ba? Horror okay, nga ba? Horror ito para kay ano? Kay horror. Oo. Sa ating entry sender. Oh, yan. Kaya abangan. Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Joyce, tambalanista since 2018. Aksidente ko lang kayong napanood sa YouTube. Napanood ko yung prank ni Chopera si Nicole na may jowa daw na bagets. Umiyak yung girlfriend at nagmamakaawa kay Nicole na hiwalayan yung boyfriend niya. Since then, lagi ko na kayong pinapanood sa Facebook at ngayon, pinapakinggan sa podcast. Sana mapag-usapan ninyo sa podcast itong sulat ko. Gusto sanang humingi ng payo. Mag-boyfriend pa lang kami ng asawa ko, hindi ko nabet ang nanay niya. Pakialamera kasi at chismosa. Pikit mata ko na lang tinanggap ang mga flaws niya dahil mahal ko ang asawa ko. Gaya ng inaasahan ko, lalo pang lumabas ang kulay ng nanay niya nang magpakasal kami. Laging issue ang pera. Para mapansin, mahilig gumawa ng away at magpa-victim. Kwento ng hinaing sa isang anak, tapos sumbong sa kabilang anak. Ang ending, nag-aaway-away ang mga anak niya dahil sa kanya. Dahil kasama namin sa bahay, walang ginawa kung hindi i-chismis ako sa mga kaibigan niya. Mabait lang kapag may kailangan sa akin. Pinapakilamanan ang mga gamit ko kapag wala ako. Dahil magka-size kami ng paa, sinusuot ang mga sapatos ko kapag hindi ko nakikita. Ang pinaka-nakakairita, basta-basta na lang pumapasok sa kwarto naming mag-asawa nang hindi man lang kumakatok. Tapos makikisali sa usapan. Hindi ko naman makausap ang asawa ko tungkol sa nanay niya dahil sigurado ko na sa nanay niya siya kakampi. I reached my breaking point in 2019. Nag-away kami ng mother-in-law ko. Sinabi ko na umalis na lang siya sa bahay namin. Sinusulsulan niya kasi lagi ang asawa ko para lalong magalit sa akin. Useless daw ako, sagot ng nanay niya. Lahat ng bagay na meron ng bahay namin ay sa kanya din daw dahil anak niya ang nagtatrabaho. As expected, kinampihan ng asawa ko ang nanay niya. Ako daw ang lumayas dahil hindi ko naman daw bahay ang pinaghirapan niya. Hindi naman ako makalayas dahil hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Because of that incident, I was diagnosed as clinically depressed. Hindi ako makatulog, walang ganang kumain, ayokong lumabas ng kwarto, at wala akong tigil sa pag-iyak. It was a very difficult situation to be in. Ang mas masakit, my husband did not understand what I was going through. Nagdadrama at nag-iinarte lang daw ako.
Minsan naiisip ko kung may trabaho siguro ako, baka hindi ganito kasaklap ang kwento ko. Ipinagdarasal ko na lang na sana bigyan pa ako ng Panginoon ng mahabang buhay at iba yung lakas para maalagaan ko pa ang mga anak ko. Para sa mga biyanan na tambalanista. Parang may panggabanta. Makinig kayo. Makinig kayo, ha? Para mga biyanan, ha? Para sa mga biyanan na tambalanista. May this letter be a reminder na sana naman, treat the spouses of your children kindly. Kapag nagpamilya na ang mga anak, learn to let go. Hayaan nyo nang mamuhay mag-isa at suportahan lang kung kailangan nila. Thank you, Tambalan, for reading my letter. Ang inyong tambalanista, Joyce. So, siya ang lumayas. Ano ba yung naging ending? Magkakasama pa rin sila. Ah, okay. Nagreklamo lang siya ngayon. Ganon. Siya yung ano, umalis? Umalis siya kasama yung mga anak? No? Parang ganon? Wala or naman sinabi. Nasa loob na sila ng kwarto. Oo, pinag-isipan pa nila habang nakikialam yung nanay. Alam niyo po, ito po yung sinasabi natin na leave and cleave. Yes, the principle of leave and cleave. Oh, ngayon, kung di niyo po alam, kasi ang alam niyo lang po ay leave and cleavage. Pwede naman. Pwede naman. Kaya nilang naman yung cleavage din. Ano, yun yung kailangan po talagang i-let go yung mga anak, diba? Kasi eventually, sila po ay magtatayo ng sarili po nilang pamilya. Ganun po talaga yun. Ganun po talaga. In the same way na ikaw, nung lumandi ka rin, jumowa ka at nagkaroon ka ng asawa, pinabayaan ka rin ng mga magulang mo. Hindi na pinabayaan, pero ibig sabihin yung they allowed you, they allowed you to have yung freedom. Yes. Na kinakailangan, diba? Ano to eh? Nag-uumpisa ito sa mag-asawa pa lang kayo ng asawa mo, dapat alam nyo na ang priority ninyo ay ang isa't isa. Diba? Masakit lagi at parang ano eh, masaklap pakinggan, pero totoo talaga yung ano, yung level ng importansya eh. Diyos, spouse or asawa, tapos yung anak. 'Di ba? Masasabi mo, "Hala! Ano ba naman ang ugali dun sa anak? Pangatlo lang, 'di ba?" Pero hindi eh, kasi in the end, ang magsasama pa rin po kasi talaga yung mag-asawa. Yung anak po eh talagang kahit ayaw po natin, lalandi po sila. Kahit ayaw po natin, may madidiscover po nila na gusto po nilang magkaroon ng sariling buhay. Whether magkaroon ng asawa or single pero independent, di ba? Mangyayari talaga yun. Ganyan. Kaya ako parte, yung anak ko, kapag sinasabi niya sa akin, she will never leave us, iniintay ko lang ma-record ko eh. Para pag dumating yung panahon na kinalimutan niya ako dahil sa jowa niya pa lang. Oo, pinagpalit ka sa jowa. Parang diba? Pera o bayong. Correct. Ganun, parang dati, diba, pera lang, tapos naging bayong. Oo, ganun, diba? Kinalimutan na. Kasi mas okay pala yung bayong. Oo, mas gusto pala yung bayong. Which is yung jowa niya. Diba? Kaya masabi-sabi niya talaga, i-record ko talaga. Tapos paparinig ko talaga sa kanya yan. Ang dami ng mga anak na nagsabi niyan. Ang dami na nagsabi niya. Diba? Siyempre, lalo na when they're younger, yun yung feeling nila na parang hindi nila kayang iwan yung mga ano. Kapag ka hindi, yung mga ganyang age, yung mga 9, 10, yung mga ganyan, yung hindi pa nila na-discover yung the beauty of relationships with other people, yung pagkakajowa, diba? Yung mga ganyan. Ano pa yan? Ganyan yung mga promise niyan. Sama-sama tayo together until you grow old. We'll take care of you. Yan. Ay, nako! Well, swerte kung ganun. Swerte naman kung ganun, 'di ba? Bakit naman hindi? Ideal din naman 'yon, 'di ba? Pero kung hindi din naman sila masasamang mga anak kung mag-decide sila na magsariling buhay. Totoo. Ganun po kasi talaga 'yon. Ano 'yon eh, sad
and hurtful truth, ganun. Mm, posible. Diba? Posibleng ano, masakit na katotohanan, pero ganun po kasi talaga. Yun talaga yung direction eh. Yun talaga that's the way it is. Oo eh. Diba? Ganun talaga siya papunta. Yung, diba, lahat nga ng kinakasal, kami din na nung merong kaming canonical interview, mm-hmm. yung mga ganun din. So, that's the hierarchy, that's the formula na kailangan diba? Mong sundin every day. So, yun ang sinabi, diba? God's spouse and the your children. But mm-hmm. then, sabi nga nila, may contention dyan yung maraming talagang actual na namumuhay bilang mag-asawa. Mm-hmm. Diba? Pwede naman. May argument din sila na pwedeng may daya in between. Uh-oh. Kasi pwedeng may ano, pwedeng tama. May... Diba? Kasi nga, every household is unique. Mm-hmm. Diba? Every family is different. So, yung possibly applicable ito sa ibang pamilya pero hindi naman sa iba. Kasi, mm-hmm. totoo naman, lalong-lalo na sa kultura mga Pipino. Pilipino. Na talagang we have our extended family living correct. With us. Eh. Diba grabe mga... talaga tayo. Ano tayo? Clannish tayo eh. Apo yeah. ng apo, kapatid ng pamangkin, yes. di ba? Correct. Kapitbahay ni Mare nakatira correct. Sa atin, di ba? Pinsa si kumpare nga... nakatira yan, sa atin. Yan, correct. Pinsa ng kapitbahay ng kumpare oo, ng barangay diba? Tanod na kapatid ng kapitan, di ba? Nakatira sa atin yung mga yan. Yes, oh. di ba? So, at may mga ganung setup na maayos sila. Di ba yung mga in-laws kasama dun sa bagong kasal? Yeah. Di ba? Si mother-in-law kasama ng bagong kasal. Mm-mm. At then, harmoniously living sila together. At hindi mo lang alam yun, partner. Oh. Feeling ko lang, partner. Kahit gaano kabait, pag nakatira sa iisang bahay, may possibility talaga na may mga issues na lalabas. Mm-mm. Pero yung sinasabi mo, partner, na pwedeng maging harmonious, pwede naman talaga. Oh, yes, kasi there oo. Are. Pero pwede naman. Pero it's not going to be... it's going to be a roller coaster ride. It's not going to be a smooth criminal. Sorry, hindi ko napigilan. Diba, oh, hindi siya smooth. Eh, kahit naman whether na dyan ang in-laws o wala, hindi naman talaga smooth ang ride ng ano, ang journey ng mag-asawa. So partner, sure ka na ba? May ilang oras pa akong natitira. Joke lang. Ito po ay radio show po ang tawag radio, dito. Radio. Character. Radio. Huwag masyadong seryoso. Diba? Kaya maswerte kayo, halimbawa, kunyari, kasamang extended family or mga in-laws ninyo, diba? Magkakasama kayo sa isang compound, sa isang bahay. Mm-hmm. At hanggang ngayon, kunyari, 10 taon na kayo magkakasama, 20 years na kayo magkakasama, and na-overcome nyo kung ano man yung struggle o kung ano man mga issues ninyo noon. Very good. Maswerte po kayo. Swerte. Diba? Hindi kayo dumating sa point na, sa breaking point na talaga nagkakaroon na ng depression or clinical depression na tinatawag ni ano pangalan niya ulit? Si Joe. Si Ateng. Joe. Si Ateng. Teka, ano pangalan si Joe at si Ateng. Si Ateng, ano, sorry ha. Ulam ko nga kunina, limot ko na yung pangalan pa ba? Ni Joyce. Ayan. Si Joyce. Tingnan mo mali tayo para. Ni Joyce. Ayan. Diba, dumating sa point na parang ang tingin na sa kanya ay kaaway. Mm-hmm. Diba, sana... Swerte kayo kung hindi kayo dumating sa point na gano'n. Correct. Diba? Nakakalungkot talaga ito na parang sinadya niyang manahimik muna, mm-hmm. diba? Initially, tiniis. Yes, tiniis yung lahat ng pagtitiis. Mm-hmm. Pero nag-vent out na rin siya kasi hindi niya na nakayanan kasi yun yung nararamdaman niya. Mm-hmm. Diba? Ang masaklap lang nito, kinampihan ng mister niya, yung yun family niya. Yun talaga yun. Pero kasi parang minsan, in a way, minsan hindi mo rin masisi. Mm-hmm. Diba? Kasi magulang. Pero... Hey, nako. Kaya lang hindi niya sinunod yung sinabi ng ano. Na it should be your spouse first before your ano. Your... Before anything else. Oh. God, actually, wala spouse. Nga yung mother-in-law wala dun nga eh. Sorry na po ah. Ng children lang po kasi na dinig namin. Kaya ako partner diba, talaga. A spouse and children. Mother-in-law, hindi kasali. Wala, hindi kasali yung mga pinsan. Walang mga malalayong kamag-anak. Walang mga in-laws. Diba? Yun talaga yung katotohanan. Kaya siguro, ito ilang beses naman natin naging topic to, hindi naman to bagong topic sa tambalan na segment. Mm-mm. Kaya kung halimbawa nandyan ka dun sa point that you're married tapos you have kids, dapat medyo inaano mo na yan ngayon eh. Inaano mo na parang patuloy mo ng inaabsorb sa isip at puso mo na kakaririn ko yung magpagiging magulang nito hanggang gusto nila hanggang at i-enjoy ko habang nandyan sila sa poder ko kasi dadating yung panahon aalis talaga sila. Correct. Diba? Yun talaga yun. Kailangan po nating i-absorb yun yung magkakaroon sila ng sariling family. Sana wag tayong umabot dun sa we will hate the people that our children will love. Wag sana yung ganun kasi parang
parang di mo rin na-achieve yung pagiging kala mong galing kumpera. Makapagsalita. So for today's video, anong so role mo? A perfect mother. Charing pot-pot. Napakalayo ko. I'm not a perfect mother at all. Sa totoo lang, hindi po. Pero yung yan yung isang bagay na tinatry kong i-absorb. Ngayon kung, alimbawa, kahapon, partner, may tambalanista ako na meet sa may mall, sa Esmeson. Wala, hindi nila sa akin sinabi ko ano yung pangalan, nakalimutan ko. Si Mommy Lilia. Lilia yata. Basta ina-meet ko sa may ano. Kasama niya yung mga kids niya, isa galing ng Singapore, isang kid niya rin kasama niya. Yung ganun. So, tapos kinikwento niya na tuwing umuwi daw yung kanyang anak galing ng Singapore, talagang nag-check-in kami sa hotel. Wow, ganyan, doon. Five-star hotel. Nandito nga kami ngayon sa Conrad, mga ganun-ganun. Wow, so, ang sinabi ko nga sa kanya, alam mo po, Mommy, sana po yung anak ko po pagdating ng araw, ganyan din sila sa akin. Pero kung hindi sila maging ganun sa akin, partner, kasi nga, halimbawa, paano ko nakapangasawa ng mahirap pa sa daga, pero I rebuke in the name of Jesus, sana talaga mayaman, Lord. Diba? Makapangasawa ng sana, addict. Oh, baka, diba yung guwapo, pero yung maitsura, makalaglag pante, pero addict. Oo, pero taas ng balikat. Oh, pero lagi gumagano yung ngipin. Gumingiwi kasi addict pala. Ba't alam mo? Alam na this. Alam natin yung mga ganyan. Bagay-bagay, diba? Pwede, alam mo, hindi natin makontrol. Oo. Maging pabigat pa ba ako? Diba? Maging pabigat pa ba ako na asikasuhin niya pa ako? Pero, diba, kaya sana, Lord, please. Sana naman po mayaman, Lord. In the name of Jesus. Sana mayaman, diba? Yung ganun. Mayaman pero sindikato. Ayos na ba sa mayaman? Alam mo naman, sa Philippines, protected naman yung sindikato. Charot! Charot lang, hala! Yung puting ilaw! Yung puting hindi, pula ilaw. Siya kitang-kita eh. Ay, puti? Nasa noo mo na siya. Iba pala yung puti. Pula. Pula pala. Oh. Nasa noo ko na. Yung pulang ilaw! Oh, ganun. Diba? Eh, pero for Joyce, I think it's not the end of it. Alam mo yun, hindi pa naman katapusan. Part siya ng challenge bilang mag-asawa. So, pwede pa yan. Ibig sabihin na, basta as long as hopefully yung spouse mo, yung asawa mo, willing to adjust. Mm-mm. Willing talaga to adjust and maintindihan niya yung nararamdaman mo. Kasi dapat naiintindihan niya yung nararamdaman mo. As in yung clinical depression because of this. Dapat, mahirap yun. Kasi kung hindi, may problema din tayo sa mister mo. Hindi lang dun sa kanyang nanay. Diba? Correct. Imagine ko talaga yung pagkaka-describe mo dun sa nanay. Parang monster, no? Oo, ako mismo wala ako sa Godzilla. Loob. Oo, correct eh. Wala ako sa loob ng pamamahay pero nagagalit yung puso. Kumukulo ng unti yung dugo ko. Ganun. Pero kasi may mga ganun talaga. Baka naman may mga pa-seminar din sa mga mother-in-law. Dapat eh, no? Meron. Feeling ko meron. Hindi lang sila nag-a-attend kasi nga masungit sila. So, it's not the end of it. Hindi pa naman ano yan. Siyempre. Because there's more to go. There's more to come. Father-in-law, sister-in-law. Lahat ng mga in-laws para to come pala. The worst is yet to come. The worst is yet to come. The worst, maybe the worst is yet to come, but always remember, the best is also yet to come. Yes. So, hindi natin masasabi, hindi natin pwedeng sabihin na ito na yon hanggang dito na lang. Pwede pa eh. Agree. Pwede pang magbago. May mga anak na magre-remind sa inyo that how much you love each other. Yung magkaroon kayo ng moment. Meron akong nabasa na parang rules 2-2-2 rule. Hindi ko sure. Ito na naman tayo. 2-2-2. Hindi ko sigurado kung ano. Hindi ko sigurado partner kung basta pwede siyang mag-bend pero ito yung idea. Parang ito yung idea. 2-2-2 as in number 2. Hindi eksakto ha. Teka. Ilan 2? Napablanko ako. Mga pitong 2. Hindi, basta parang parang ganito, parang importante para sa mga mag-asawa to establish a specific kind of rule. Ito yung idea ng rule na yon na halimbawa, twice a week you go out or twice twice a day. Eh, diba? Pwede. Diba? Twice a day, mag-keme kayo. Ganyan. Tapos, diba? twice a week, ganyan. Pero parang ganyan yung idea. Parang, in a month, you should go out at least ganitong times with the whole family. Mm-hmm. Kunyari, four times to go out with the whole family. But also in that month, kailangan ka rin to go out with your spouse ng kayong dalawa lang.
So, kumbaga parang rule siya na gagawin ninyo. Yung nabasa ko kasi parang maganda kasi may numbers talaga. Pero it's depende naman eh. Sabi mo nga partner kanina, 'di ba? Each family unit is different. Mm. So kanya-kanya naman kung malayo ang isa't isa, 'di ba? Pipilitin ba natin or ano man, 'di ba? Depende sa setup. Basta ang importante, you have time for your kids to bond, but also you have time together ng kayo lang. Para hindi nyo nakakalimutan na you are husband and wife, na spouses kayo, na in love kayo sa isa't isa, na pwedeng na masarap pa rin kayo, ganun. Na ano, nasasarapan kayo sa isa't isa. Masharapan pa rin kayo sa isa't isa. Diba? Yung ganon, hindi nyo kakalimutan yun. Siyempre nandiyan yung mga kids and it's difficult to do that. But you can do it at hindi naman kailangan bonggang-bonggang extravagant pupunta sa malayong lugar. It can be, ako partner, na-appreciate ko yung as simple as kaming dalawa lang yung nag-lunch. Mm-hmm. Alam mo yun, yung wala yung mga bata. Hindi, syempre, in my mind, iniisip namin, namimiss namin yung mga bata, but it's also our moment. O kaya, magpapamassage kami ng kaming dalawa lang. O di naman kaya, mag-iikot kami sa mall ng kaming dalawa lang. Yung ganon. So, hindi nyo wawalain yung time na yun. Eh ngayon, kung makakapag-mot-mot kayo thrice a week, why not? Oh, every day. Diba? Ng kayong dalawa lang. Diba? Yung mga ganun. So, ang gastos. Magastos nga lang. Diba? Pero ibig sabihin, you establish that para yung relasyon ninyong dalawa eh mas tumibay at mas tumatag. Kasi kailangan nyo talagang, sorry talaga, pero kailangan nyo talagang i-absorb yung possibility that your kids will leave. Swerte kung katulad nga na sinabi ni partner, nag-work yung lahat ng buong angkan nandoon. Mm-hmm. Diba? Kaya nga yung, diba, na-mention ko to dati, minsan kapag ka nakakita kami ng mga bahay na magkatabi na dalawa, lagi sinasabi to na asawa ko, basta makakita siya ng bahay na dalawa na magkatabi, tas may mga lupa in between. Mm-hmm. Lagi niya sinasabi, sana isang araw mabili natin yan or makabili tayo ng ganyan. In his mind, kasi daw, para pagdating ng araw, doon titira si Prince at doon titira si Princess at yung kanilang family. Mm-hmm. Pero ako partner... Tapos may tent sa labas. Oo, tapos kami may tent lang kami sa labas. Ganun. Doon lang kami sa paliparigid. Nakatoldo yung nanay at tatay. Sila bumili ng bahay pero tumanda silang nakatira sa ano, sa tolda na lang. Pero unfortunately, nangyayari talaga yun. Pinamana na eh. Oo, pinamana mo na eh. So doon ka tolda-tolda ka na lang, diba? Sasungit-sungit ng asawa, no? Oo. Diba, eh, baka hindi na nga yung matandang yan. Dumating naman, dumi-dumi diba, yan, no? Partner? Pero anong gagawin natin kung ganun? Katabi mo yung aso. Diba? Hindi naman, hindi. Pero ibig sabihin, parang ang iniisip niya kapag nakakita siya ng ganun, na dadating yung panahon, na dyan sila magtatay ng pamilya nila, eh paano kung ng ibang bansa? Oo. Oh. Diba? Paano kung nag-decide na sa ibang bansa mamalagi? Diba? So, hindi mo pwedeng i-plan out yung mga ganyang bagay. Kaya kapag ginaganyan ko ng asawa ko, parang, ano lang eh, pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. Parang, well, we can only hope na ganun talaga yung mangyari. Eh, parang kung ayaw tumira sa Laguna. Oh, parang si Ibala diba? Na sila, malalaki na sila, kaya na nilang mag-decide for diba? Themselves. Diba? Correct. Ganun. Kasi, dadating talaga yung panahon na even if gusto natin sila na nandito sila sa atin, hindi talaga. Again, swerte kung go and it works. And it has worked a lot of times already, especially in the Philippines kasi yan ang kultura natin. Pero kung hindi, sa tingin ko hindi sila masamang tao kapag ka nag-decide sila to, kunyari, go to another place, magtayo ng sariling pamilya, medyo lumayo, yung mga ganun. Kaya ako ang ipon ko, partner, ipon for retirement eh. Kasi mahirap talaga yung aasa pa ako, paano kung hindi pwedeng maasahan? Diba? Oo. Yun yung ano, yun yung problema. Paano kung hindi maaasahan? Totoo, kasi nababago naman ang isip ng tao eh. Nababago yung mindset natin. Yung tipong dati mahal na mahal mo ito, pero magulat ka, iniwanan niya na. Diba? Lugar, yung bahay, yung family members na mahal, pero nakuha pa rin iwan. Kasi nga nababago yung mindset ng tao eh. Hindi natin alam kung ano yung pwede maging influence sa mind niya. Bakit kailangan niya mag-decide na yung mga bagay na hindi mo akalaing pag-i-decision niya. Nagagawin, diba? Pag-i-decision niya. Yung anak mo na hindi mo akalain manging ibang bansa. Ni sa hinagap, ayaw niya ni. Hindi nga umaalis ng bahay, eh, di ba? Pero dumating yung araw ng ibang bansa at dun pa tumira. Di ba? Yung ganun. Eh, di ba? So, dapat handa tayo sa mga ganyan. Mm-mm. Yung sinasabi nating hierarchy kanina, God, spouse, and then your children. Minsan wag nating intindihin ano, literally. Kasi yun nga eh, pwedeng may daya in between. Again, this is ano pwedeng may sarili kayong argument. Meaning
pag-intindi sa spouse, hindi literal na lagi mo siyang iintindihin. Ang pwede din ang pwede na din nating sabihin na ano yung bagay na nakapagpapaligaya sa kanya. Mm-hmm. For example, 'di ba kung nakapagpapaligaya sa asawa mo ay kasama yung anak niya. Mm. 'Di ba? So nandit kaakibat ng asawa mo yung anak niya. Yeah. Hindi mo pwedeng ihiwalay 'yon. Oo. Kasi pag inintindi natin literal na asawa ko lang yung focus ko, kawawa naman yung mga anak mo. Mm-hmm. 'Di ba? Ako ang priority mo, dapat ako yung spouse mo. Ako lang pakainin mo. Mm-hmm. Hindi ganoon eh. Hindi naman ganoon. 'Di ba? Pag pinakain mo ako, dama yung anak ko, mm-hmm, o anak natin, mm-hmm, 'di ba? Kasi kaakibat ng nanay at tatay yung anak nila. Mm-hmm. So laging pwedeng may daya, another daya dito. Kunyari, parehong may sakit, 'di ba? O lang maiwan mo. Oo, 'di ba? Asawa, a priority ko asawa ko, siya muna yung pagagalingin ko. Mm-hmm. Lahat ng resources ko sa asawa ko lang, hindi pati anak mo damay din dito. Syempre naman. Ganun yun eh. Mga ganong ano, mga ganong daya. Yes, yun yung sinasabi pwedeng natin. Ano, hindi literal yung dapat yung pag-intindi. Oo, hindi siya yung ito lang yung rules, ito yung gawin. Oo, hindi ganoon. Ang sigurong sinasabi lang natin paminsan, partner, ano lang talaga siya, parang yun yung that's the way it is. Ganon yung ganon siya papunta, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin no na pababayaan mo yung mga anak mo. Parang katulad ng, 'di ba, ang natatandaan ko partner nung kasal ko, sina ang hinighlight nung SDE is separation is not an option. Sanabi yun eh. Hindi ko yun makakalibutan. Separation is not an option. Pero syempre partner, kung binubugbog. Mm-hmm. Kung tanggal na yung ano, kung diba, tanggal na yung tanggal bituka, na yung bituka mo, diba nakalaylay na yung small intestine kasi. Okay, maghiwalay. Oh, diba, pero separation is not an option. Separation is not an option, ganun. Oh. Hindi naman ganun. Hindi naman natin sinasabi na ganun. Correct. Ano pa ba yung mga example na pwede maging exemption sa sa mga... Lalo na pag yung mga sakit, hindi mo naman papabayaan. Correct. Diba? Kunyari, homeless na, yung sinasabi mong tolda-tolda, hindi mo naman nakatira ka sa konkretong bahay tapos yung nani tatay mo nasa tolda. Diba? Parang hindi naman tama talaga yun. Diba? Bigyan naman. Ay, hindi, yung asawa kasi maluho eh. Hmm. Diba? Bigay ko sa kanya lahat ng sweldo ko, pero yung anak ko hindi na nag-aaral. Yan, diba? Diba? Ay, sabi, as a spouse yung ano eh. Yung unahin. Yung priority eh. Diba? Hindi yung kids eh. Syempre, mali na yun. Mali yun. Mali. Diba? Hindi ganun yung pag-intindi. Mm-mm. Kailangan... Laliman po natin yung pag-intindi. Huwag po tayong bububobo. Charot! Diba? Kasi pag yun yung nag-sink in sa atin, ako yung priority. Lahat ng sweldo mo, bigay mo sa akin. Yan. Yung siyempre, yung nanay o kaya yung tatay, luho. Oo. Yung anak pala, hindi na kumakain, hindi na nag-aaral. Kasi ang intindi natin, hindi natin sila priority. Oo, hindi ganun. Hindi ganun. Mali yung ganung thinking, hindi ganun. Oo. So isa sa alang-alang mo din, kung masaya yung nanay nakasama yung anak o yung tatay na nakabanding yung anak, i-prioritize mo din kasi masaya siya doon. Tsaka ako partner, ang tingin ko yung priority, hindi naman natin sinasabing hindi mo talaga ipa-prioritize yung anak. Hindi talaga. Kasi aminin na natin, priority natin yung mga anak natin. Oo. Ang sinasabi lang talaga natin, dadating yung panahon, aalis yung mga anak. Kaya yung relationship ng mag-asawa, kailangan matibay na patibay. Mm-hmm. Kasi in the end, kayo lang din naman ang matitira sa loob ng pamamahay. Yun. Diba? Pero kami, ako, I'm just a woman. Just another woman in love. Get out of school. Sorry, parang smooth criminal lang kanina. Yun, I'm just a woman who's turning 13 years in marriage, diba? Mm. But I'm sure lahat ng mga mas madami pang taon na kinasal together, meron din silang mga sarili-sarili na lang mga kwento and ano. Na iba din. So, ako, yung mga sinasabi namin, si partner nga, hindi niya pa na-experience eh. Mm-hmm. Kaya nga, wait ka lang partner, di ba? Oo nga. Wait ka, the best is yet to come. Pero wait ka lang, kasi there are things na akala mo ganun, pero hindi ganun. Yun talaga yun, totoo, partner. Yun. So, ang daming revelations na hindi mo akalain, di ba? Marireveal. Correct. Kapag magkasama na kayo. I agree. Sobrang yung magugulat ka na parang, ha? Ba't ganun? Hindi ko akalain to, ganyan ka pala. Ganyan. Yung mga ganong klase mga bagay. Tapos hindi lang, tsaka kasi ang tao ever nag-evolve. Mm-hmm. So yung tao mismo, kahit nalibawa pumasok siya sa marriage ng ganito yung ugali niya, pag may mangyari sa kanya, let's say, whatever mangyari sa kanya, kunyari, mawalan siya ng
mawalan siya ng trabaho, mawalan siya ng body part, or may mangyari na ano, may magbabago din sa kanya. Nalo, so, mawala yung headband ni Nicole, di ba? Oh, di ba? Magbabago sa kanya, maiinit ang ulo ko, di ba? So kung may magbabago sa kanya, kailangan mong tanggapin yun, yung mga ganun. Kasi pinakasalan mo siya ng nakilala mo siya as that person, pero pwede kasi siyang magbago rin. Ganun. Kaya nga yung sinasabi ko, ay this is based on my 13 years of almost 13 years of marriage, kasi sa March kami, magka 13 years, di ba? Yung mga ibang older, meron din silang kanya-kanya pang mga formula. Kanya-kanya talaga. Oh my, kaya sinasabi natin, ito ay nasa konteksto ng pagpapahalaga bilang mag-asawa. Iba din kasi yung weight kapag pag kinalkal mo naman partner, yung konteksto ng pag-aalaga ng mga bata. Oo, iba. Oo, na parang doon makikita mo talaga mas priority dapat ang mga bata at hindi yung asawa mo. May ganun din eh. May ganun din. Itong usapan natin is yung nga eh. Depende kasi din talaga. Oo, parang, syempre yung God, ano na yan, huwag na nating ano yan. Pero yung spouse and kids, yun naman talaga yung tamang hierarchy. Pero sa konteksto ng pagpapakasal, ganun. Oo, tsaka sa konteksto ng diba? Ano ba, ng in an ideal world, parang ganun, in an ideal world, dun sa ganung klaseng konteksto. Pero pwedeng mabali-bali. Pwede mabali-bali. Oo. Siguro kaya lang natin partner minagnify yun. Kasi nga dun sa sitwasyon ni ano eh, ni Joyce, na yung pagkaklingi ng nanay wagas. Gano'n. Tapos yung pagka walang pakialam nung asawa, wagas din. Diba? Kaya right, natin parang talagang sobrang pinush siya kayo na highlight. Kasi yun yung problema ni ating. Hindi niya issue yung pag-aalaga sa anak. Eh. Hindi eh. Ang issue niya talaga, yung nanay niya, yung mother-in-law na linta. linta. Tawag doon? Kaya na Godzilla, medyo lumiit na siya. Ha? Luminta naman, kalamay sa pustiso, gano'n. Pandikit, ganyan. Ganun. Pero kasi again, katulad ng sinabi natin, hindi natin mapipigilan, lalo yung mga anak, when they leave. Uh-oh. When they leave to go to another country, or when they leave to have their own families. Hindi natin sila dapat pigilan dun. Kasi yun yung role natin eh, to ensure that kaya natin silang i-guide hanggang dun sa mga sa ganong klaseng desisyon. And speaking of mga taga-ibang bansa, ayan, meron tayong mga bisita from Australia. Oy! Yay! Alam niyo, first time namin kayong first time namin magpapakita sa podcast ng bisita. Oo nga. Kayo lang yan. Oo, hindi kami nagpapakita ng bisita, pero special kapag kasi partner. Itong yung nag-message sa akin si Jai. Tama, Jai? Si Jaya kanina. Sample naman dyan. Parang di ko yata kaya. Nasaan na ba yung message mo sa akin? Nag-message si Jaya. Oo, nag-message kasi siya sa akin, partner, na siya ay Tambalanisa since 7 years old. So parang sipin mo yun, no? Grabe naman to, Tambalanisa since 7 years old, tapos 24 years old nakakapit pa rin sa Tambalan, di ba? Pakita po natin siya. Yan. She is now 10 years old. Ayan. Yan. Diba, laking bulas na bata. Laking bulas na bata. Ayan. So mga bisita natin yan from Australia. At yung kanyang nana, yung kanyang mudra, laging nakikinig. Diba? Sa ating podcast, na natuwa siya na meron ng podcast. So kasi ang podcast, diba, maganda, pwede niya siya mapakinggan anytime. At your own pace, at your own time. Diba? So yung kanyang mother, yan, na nandito ngayon. Actually, Vicky, di ba? Victoria. Oo, kasi yung frenny mo nag-message sa akin. Hindi ko nga nasabi sa Facebook. Yung frenny mo, sabi niya sa akin, idol, baka naman pwedeng makahingi ng request. Hindi alam ng friend ko na nagme-message ako sa iyo. Pupunta siya sa Tambalan kasama ang anak niya si Jaire galing ng Australia. Mga 20 years na kaming hindi nakikita ng friend ko na yan, na si Vicky. May pagganto pa, no? So, instead na kami surprise, may pa-surprise pala sa iyo. Sarot. Actually, tribute talaga ang episode na to. Para sa iyo. Ang episode na to ay para sa iyo, kaya lakihan niyo po yung bigay sa amin, ha. Kung meron po kayong alay po diyan, dagdagan niyo na. So sabi face niya, reveal muna para makita natin kayong dalawa. Ayan. Take off your face mask. Ayan. Hello. Diba?
Oh. Yung face mask kasi nito ni Mami Victoria eh talaga namang pangmalakasan. Oh. Ayan. So sabi niya, baka naman pwedeng magpahatid ng message habang nasa airing kayo sa radyo o ngayon nasa podcast para ma-surprise sana siya. Makikisabi lang po na miss ko na siya and I'm really happy for her dahil kasama niya ngayon ang kanyang family at deserve mo daw ang lahat ng mga blessings. Oh. Yan. Galing sa iyong kaibigan in Barcelona. Ayan. Oh. Oh, maraming salamat si ano si Jennifer but yan. Yeah. Ipa mo naman sweet kasi naman no? Yung pangalan niya balibalikta dito sa Facebook. So hindi ko alam. Ayun, si Jennifer Masilang from Barcelona, Spain. Na lagi yan nagme-message sa akin na pag pumunta daw ako ng Barcelona, iaano niya daw ako. Itutour niya daw ako. Sabi ko, pang Espanya lang. Espanya Manila lang yung pamasahe ko. Sabi niya, pag nakapunta naman po kayo dito sa Spain, ako na po ang bahala sa lunch, dinner or treat ko kayo ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, hanggang Espanya Manila lang ang ano kaya ng budget ko. So, yun yung message na gusto niya ipanitsa. Akaway ka naman sa kanya. Deserve mo daw ang lahat ng blessings and she's very happy. Ayan. She's very happy that you're with your family right now. Nagpadala pa ng picture. Sabi niya, eto po siya. O ayan, kaya nung nakita kita, ay oo nga siya nga. Parang ito din yung headband mo, girl. Sa picture niya. 20 years ago na yata to. Ayan. Ang sweet naman yun. Sweet dahil naman yan. Tribute itong episode o para sa inyo. May mga bisita pa kami babati sa inyo. Pasok na kayo mga kamag-anak, charot. Ganern. So ito yung ano, mabalik tayo partner, no. Thank you for visiting. Thank you, Victoria and Jaire. Thank you very much and thank you for being a Tambalanisa since you were 7. Una daw nila tayong napakinggan sa household nila sa nanay pa ni Victoria, 'di ba? Three generations listening to the Tambalan. It's just so amazing. It's just really a confirmatory message that we are papunta na talaga tayo sa aging divas, partner. Aging divas, ganun. Oo, okay lang tumanda ang mahalaga, hindi halata. Ganyan, yan, diba? Moto ng tambalan yan. So, thank you for... Thank you, salamat. Thank you for visiting. Sana na-surprise kayo. Oo, diba? May ganun. Ano sa surprise niya sa amin? Oo, yun na. Ang kasunod dito, ano na po ang surprise niya sa amin? Charot, diba? Pero, at tulad nga that they're still very much together, diba? May iba-ibang set up ng bawat pamilya. Diba? May iba naghihiwalay because children have to study abroad or whatever. Meron akong kakilala na ganyan. Ang parents nasa Manila. Ang kids nasa ibang bansa kasi doon pinili mag-aral. Yun ang wini-wish ko partner na sana hindi. Pero mangyayari talaga. Hindi natin masasabi. No? Ako talaga parang pinag-uusapan namin mag-asawa yan. Parang what if si Princess, si Prince, sabihin nila gusto nila mag-aral sa Amerika. So, iniisip ko palang naiiyak na ako. Kaya totoo yung habang ikaw yung bida sa buhay nila, habang ikaw yung ano nila, yung ikaw lang, di ba? Puro sila mami, mami, mom, dad, daddy, mami. Karirin mo yan kasi dadating yung panahon, pwedeng mas mabilis eh. Mapabilis. Like yun nga yung friend ko, umiiyak siya pero hindi naman niya pipigilan. Eh gusto mag-aral sa ibang bansa, mas maganda yung opportunities din doon. Di ba? College pa lang wala na sa kanya. 'Di ba? No? Swerte nga partner ng ano ng nanay at tatay mo, 43 ka na nung kinasal. Oo. Kasama 'di ba? Kasama ka nila ng matagal na panahon, 'di ba? Na ikaw lang, 'di ba? Although hindi naman ito it's not the bad news. It's good news kasi madadagdagan ng family, 'di ba? So again, whatever we said, pwede yung in your mind or yung pamilya nyo, iba yung konteksto o iba yung setup. Pwede, kanya-kanya naman po yun. Ang importante lang, hindi maging katulad nitong si Joyce na nagkakaroon na ng clinical depression dahil sa family setup. Oo. Magawag natin ano, ituring nakaaway. Kasi nga, yun nga, dagdag eh. Dagdag. Diba? Dapat maging happy tayo kasi dumarami yung family members natin. And kapag may napapadagdag na ganyan, diba, ito minahal ang anak mo eh. Diba? So, ituring mo ding pamilya at huwag mong ituring nakaaway. Diba? And nakakaawa yung tao. Correct. Diba na parang minahal ko lang naman yung anak mo pero bakit kaaway mo na ako? Correct. Diba? Hindi ko naman siya, well, technically, iniisip siguro ng ano, mother-in-law, inaagaw. Oh, may mga selos ganun. May mga selos, may factor. May mga inggit minsan. Correct. May mga ganun. Well, it happens. Masusolusyonan din. And yun. Diba, lahat naman na mag-aaway, naniniwala. Hindi naman lahat. Marami sa mga dating mag-aaway. Eh, nagbabati din. Ng conflict, hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Nagkakabati rin in the end. Yeah. So, kaya nga gawin yun. Kaya nga yun ang sabi natin kanina, diba?
ulitin namin to end this na it's not the end. Yes. Hindi pa naman ano, hindi pa naman tapos. Because the worst is yet to come. Grabe, the best is yet to come. Grabe. Wait for it. The best is yet to come. Wait for it. Yan. Yan. Maraming salamat again, Joyce, for sharing your story. Naway kami po ay kahit pa paano, hindi man nakatulong, pero, you know, pinag-usapan ka. Medyo nagbukas-bukas ng ilang mga brain cells or whatever sa, ano, or napatawa ka. Di yun na. Achieve na naman yung purpose. Thank you, Joyce, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mo i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na nga di pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.